Tumayo po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, ating pagsisihan ng ating mga kasalanan upang ang ating pag-aalay ng banal na sakripisyong ito ay maging lubos na kalugod-lugod sa Panginoon Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sinimulang naming kusang pagpapakasakit ay subaybayan mo ng iyong pagmamalasakit upang ang pinagtitiisan ng aming katawan ay maisaloob namin at maganap ng may katapatan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw ay sumigaw ng ubos lakas. Ang sala ng bayan ko sa kanila'y ihayag. Sinasamba ako, kunway hinahanap. Sinusundan-sundan, parang natutuwang ang kalooban ko'y kanilang malaman. Ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay. Wari natutuwang sa aking sumamba at ang hinihingi hatol na matuwid. Ang tanong ng mga tao, bakit ang pag-aayunan natin di pansin ang Panginoon? Nagugutom lang tayo, ngunit walang kabuluhan. Ang sagot ng Panginoon, pansariling kapakanan pa rin ang panguning layunin sa pag-aayuno. Habang ang nag-aayuno'y patuloy na inaapi ang mahihirap, ang pag-aayuno ninyo'y humahantong lamang sa alitan.
hanggang kayo'y nag-aaway-away. Kung ang pag-aayon ng ginagawa ninyo ay gayon din lamang, ang inyong pagtawag ay tiyak na hindi ko pakikinggan. Sa inyong pag-aayuno, pinahihirapan ninyo ang inyong sarili. Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin. Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba iyan? Akala ba ninyo'y nasisiyahan ako riyan? Ito ang gusto kong gawin ninyo. Tigilan na ninyo ang pang-aalipin. Sa halip ay pairalin ang katarungan. Ang mga api palayain ninyo at tulungan. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos ubad na ay inyong paramtam. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway, hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sasa inyo, ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumhan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Ang pagsalansang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay. Ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. Diyos ko, iyong tinatanggap, pakumbaba't pusong tapat. Tumayo po ang lahat. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay isa sa atin, atin siyang mahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaki kinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Mga minamahal na kapatid sa pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Alam po ninyo, kapansin-pansin na talagang dumarami na tayo dito sa dambana ng pong Nazareno. Ngayon po, hindi pa naman First Friday, pero tingnan ninyo, punong-punong itong ating simbahan. Nakatutuwa po at dapat tayo magpasalamat sa Panginoon Diyos. Nakakabalik na tayong sumasambang sama-sama katulad ng dati. Lalo na po ngayon, panahon ng Kwaresma. Baling po natin ang ating isip sa sinasabi ng mga pagbasa ngayon. Ang mga pagbasa ay tungkol sa pag-aayuno. Napakaganda ng sinasabi ng unang pagbasa. Tayo pong mga Katoliko ngayon, nag-aayuno 2 beses lamang ang obligasyon taon-taon. Ash Wednesday, doon nakarang Miyerkules, at Good Friday, Biyernes Santo. 2 lang po ang days of obligation ng pag-aayuno. Pwede tayong mag-ayuno kahit kailan natin gusto. Pero ang obligasyon ay 2 beses lamang. Yung mga Hudyo din po, ang kanilang pag-aayuno, obligasyon, ay 2 beses lamang, 1 taon. Pero yung mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo, madalas nag-aayuno. Natatandaan ninyo ang panalangin ng Pariseo doon sa talinhaga ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sabi ng Pariseo, "Ako'y nag-aayuno 2 beses 1 linggo. Hindi 2 beses 1 taon. 2 beses 1 linggo. Madalas. Debosyon nila yon. Hindi po masama. Ngunit, paalaala sa atin ng unang pagbasa, anong gusto sabihin ng pag-aayuno? Gusto sabihin ng pag-aayuno, gusto kong bigyan ang Diyos ng unang lugar sa aking buhay. Gusto kong ipakita na ako'y nagugutom sa Panginoon. At dahil dito, titiisin ko muna ang hindi pagkain sapagkat, alam niyo naman, siguro sa lahat ng mga bagay na gustong-gusto sa lahat ng mga tao, ang kumain. May mga iba mga tao unang gusto, sex. May mga ibang tao gustong-gusto, pera. May mga ibang tao gustong-gusto, kapangyarihan. Ngunit lahat kayo, lahat tayo, gustong-gusto natin ang kumain. Hindi po ba? Mahirap tisin ang hindi kakakain.
Kaya ang pagtitiis na hindi ka kumain ay napakaganda kung ang kahulugan nito ay nais kong bumaling sa Diyos at ang aking kinagugutuman at kinauuhawan ay ang Panginoong Diyos. Kaya sabi ni Isaías, walang kwentang pag-aayuno ninyo kung mangaapi pa rin kayo. Walang kwentang pag-aayuno ninyo kung magkakaaway-away pa rin kayo. Sa akin, baliwala yan. Pero, gumawa kayo ng katarungan. Magmalasakit kayo para sa mga may hirap. Pag ginawa niyo yan, matutuwa ako at pakikinggan ko kayo. Kaya rinawa po, sa panahon na ito ng Kwaresma, marami kayong mga sakripisyo na gagawin at titiisin. Yung iba nga po kahit na hindi nila gustong sa pansarili, napipilitan na lang . Marahil gusto mo na sibuyas, napamahal ang sibuyas. Salamat na lang po't napamura na naman ngayon. Okay. Titiisin ko to. Hindi muna ako magsisibuyas. Ngayon naman daw po, bawang naman. Bawang naman. So, titiisin ko muna. Hindi ko tikman ng maraming bawang. Titiis ako. Pero, ang lahat ng pagtitiis na yan, sana naman, titiisin natin bilang tanda ng ating pagbabago ng puso at pagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Mahina yata. Amen ba? Ayan. Ganyan po. Ngayon, kung talagang gusto mong mag-ayuno, bawasan mo naman ang pagiging marites ang mga chismis. Kung gusto mo talaga mag-ayuno, huwag ka namang mangongotong. Kung empleyado ka sa gobyerno, at lalo na kung nasa matas na pwesto ka, huwag ka namang mangungurakot. Kung gusto mong mag-ayuno, huwag mong sasamantalayin ang pangangailangan ng iyong kapwa tao. Huwag. Ang unang pag-ayuno ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban niya, mahalin natin ang ating kapwa-tao tulad ng ating sarili. Amen po ba? Sabi ni San Pablo, pag minahal mo ang iyong kapwa, tinupad mo na ang buong kautusan. Pero kung hindi ka nagmamahal sa kapwa, anumang kautusan, anumang debosyon ang gawin mo sa Diyos, walang bisa ito. Kaya hilingin natin sa Panginoon, ang panahon na ito ay maging panahon ng lalo't higit na pagmamalasakit sa kapwa-tao bilang pagpapakita ng ating pagkagutom sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Nakikita ko yatang ngumingiti ang pong Nazareno pag umaamen kayo. Hari nawa. At ngayon, sabi ng Panginoon, ito nga aking mga disipulo, hindi nag-aayuno ng katulad ninyo. Bakit? Nandito pa ako ang kabiyak ng dibdib ng sambayanan ng Diyos. Mga tao, hindi naman nag-aayuno kung nandoon yung lalaki kinasal. Ako yun. Ako ang katumbas ng lalaking kinakasal. Kaya masasaya ang mga alagad ko. Ganyan po tayo. Ano man ang gawin mo, dahil sa Panginoon ay sumasa iyo, dapat masaya ka. Amen? Yan po ang isang katangian natin. Ngunit, sa totoo lang, ang Panginoon po ay wala na sa ating piling ngayon. Ngunit,
wala lang sa ating paningin. Hindi lang natin mahawakan. Ngunit sa totoo lang, kapiling pa rin natin siya. Kaya nag-aayuno man tayo, masaya pa rin tayo. At ang pag-aayuno ng Kristiyano ay masaya sapagkat alam niyang para ito sa minamahal niya ang Panginoon Diyos. Amen? Sabihin po natin kay pong Jesus Nazareno, Jesus Nazareno, mahal ka namin. Lahat ng tiisin namin, lahat ng gagawin namin, lahat ng debosyon namin, lahat ng pagsisimba namin, lahat ng pagdarasal namin, lahat ng pag-ayuno natin, Jesus Nazareno, para sa iyo. Amen? At idagdag ninyo at para sa aking kapwa-tao. Amen pa rin? Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Mga minamahal na kapatid, samahan natin ang ating mga pagpapakasakit. Samahan natin ito ng panalangin mataimtim sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Bilang mga alagad ni Kristo, tayo naway makasunod sa mga utos ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang bayan ng Diyos naway magtiyaga sa kanilang mga pagsasakripisyo ngayong Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang ating mga pagtitimpi at pagpipigil sa sarili, alang-alang sa Panginoon, naway matumbasan ang kaligayahan sa piling niya. Manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ang mga may sakit, nasa bingit ng kamatayan, at namimigati sa buhay, naway mapuspos ng biyaya ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, nasa iyo ang aming tunay na kagalakan. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang mailan namin ang aming mga sarili na mamuhay ayon sa Espiritong nananahan sa amin. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong amin, Panginoon. Amin. Magsiupo muna ang lahat. Yeah.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 na paghahanda bilang aming hain na nagpapaging dapat na iyong kalugdaan ang aming kalooban at nagdudulot ng kakayanan sa pagtitimpi namin sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo, sa pamagitan ng ni Jesucristo naming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilala ng panahon talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga anib ng iyong sambayanan, kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunye sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong lesyang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po pinalaala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Joseng kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang mga magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang pagbabalik ni Hesukristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
nabubuhay ka't nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayin niyo rin. Bigyan po niyo tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapala na mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa pagdiriwang na ito ay magdulot nawa ng kapatawaran sa aming mga kasalanan upang kami maging marapat sa iyong mapagpagaling na kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tungayan mo magsiluhod kung, po ang lahat. Tungayan mo kung naniniklod sa iyong harapan, Jesus, na butihin at katamis-tamisan. At ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang lubin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasiyang magbabagong buhay samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus, na butihin. Mga kamay ko't pa ay pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Tumayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyayag mo sa pamagitan ng krusang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga himayin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.